session number 67 tayo, Psalms Part 3 ay Hymns of Praise. Alright. Review a bit. Individual lament. Tapos na natin to. So, nandito tayo sa number 1, Hymn of Praise. Tatlo pang literary forms o genre sa installment natin, yung Thanksgiving Psalm, Community Lament, and Royal Psalm. So, Hymn of Praise. Psalms na Hymn of Praise. Sa mga bago lang o ka-member ng ating Bible group, they can review yung nasa YouTube na topic na diniscuss na natin some weeks ago on the Psalms. So, naka-post na po yon para makasunod po kayo, hindi natin babalikan lahat. Okay, yung Hymn of Praise na uri ng Salmo, meron siyang tatlong parte. O tatlong division, so tatlong parts. Yung part 1, invitation to praise, bless God. Yan yung unang parte ng isang salmo na hymn of praise. No? Inaanyayahan, ginigising, inimbitahan na purihin ang Diyos, kaya ng hymn of praise. And then, sa body ng hymn of praise, dito yung pinaka-main part niya, part 2, pinakamahaba. Anong dahilan? Bakit ka nagpupuri sa Diyos? He reasons for praising God. Okay. And then, part 3, uulitin niya yung nasa part 1. Short repetition of the opening invitation to praise God. So, halos yung part 1 and part 3, parehas. Yung part 2, yung body, yung katawan niya, yan yung nagbabari. Ayan yung naiiba. So, okay. Now, so we will now give some two examples lang ngayong gabi. No? Hindi natin makuha lahat eh. So, two examples na napili ko. Example number one, yung Psalm 8. Ikawalong Salmo. Now, maraming versions ng Biblia, lalo sa English, but this time I am adapting yung Revised Standard Version o RSV. Malimit sa unang verse, no? O unang linya, sometimes walang verse ito, walang numero, yung tinatawag na superscription muna. No? Parang introduction. Well, ang sabi ng iba, pwedeng gamitin yung word na title, pamagat. Kaso ang pamagat naman, napakahaba naman yung pamagat, kung pamagat, no? Tingnan nyo. To the choir master, according to the gitith, a psalm of David. Now, yung mga karamihan sa Biblia, pag hindi nila alam ang ibig sabihin yung Hebrew word, in a number of cases, ganyan, no? Hindi natin alam yung meaning o translation ng Hebrew word na yan kasi nga minsan lang ginamit sa Biblia at wala ka ng basehan para ma-translate pa sa, na maliwanagan tayo. Kaya they just simply, honestly accept na hindi nila alam. So, huwag kayo mag-aalam-alaman dyan, no? Hindi nga alam ng RSB, magkakita kayo dyan ng mga ibang meaning, talagang hanggang ngayon na hindi alam kung ibig sabihin niyang gitith na yan. Some Bible translations ay naglalagay sila ng counterpart yan, musical instrument o ano. Pero, superscription. Now, yung ibang malimit, hindi na natin binabasa ito, superscription. Kasi ngayong yung understanding, itong part na ito was added sa later part ng history ng composition ng Salmo. Kumbaga, editorial addition na idagdag na lang noon sa text, yun sa Salmo. So, yan yung malakas na explanation. Kaya, mapapansin nyo, hindi na binabasa kahit sa Salmo responsorio yung superscription. Pero yung mga Jew, sa pagchinant nila, no, mga Hudyo, sinisimulan nila sa superscription. No? Hindi na lang binabasa, chinachant pa. Alright? So,
As I said, sa tradition natin, diyan ko kung meron kayong masasabi na binabasa ito, pero most of the time, we do not read. But it's good to read. It leads you to the style of the psalm, no? Yung nature niya, yung genre niya. Okay. So, let's provide muna some initial notes, no? Okay. Yung analysis na gagawin ko sa Psalm 8 ay manggagaling kay Dr. Rico Villanueva. Pastor po siya, kaibigan natin, at professor din ng Loyola School of Theology. At siya ay gumawa ng libro, komentaryo on the Psalms 1 to 72. As you see it here, no? Published in 2016, so fairly recent, no? Ang kagandahan nga nito ay Pilipinong gumawa, at yung komentaryo na ito, itong serya na ito, ay Asia Bible Commentary. So, kino-comment nila ang Biblia with the perspective ng mga taga-Asia. Kasi karamihan ng mga komentaryo ay produced from the West, sa kanluran, mga kaibigan. Eh, sila mga eksperto eh. Kanya nga lang, sa mga ngayon, eh, marami na rin tayong mga scholar na mga taga-Asia. So, magkaiba rin ang may mga bagong contribution, idea, insights ng mga taga-Asia dahil sa karanasan na iiba ang karanasan natin. Kasi yung pagpapaliwanag ng Biblia, kung hindi nyo ako tinatanong, ay hindi lang yung historical na tinatawag, kundi yung interpreter ay malaking ano po yun, malaking factor sa pag i-interpret niya, pagpapaliwanag niya. Kasi depende sa edukasyon niya, depende sa kanyang nasyonalidad, ang kanyang kultura, upbringing, no? Maraming factors po yun. So, itong komentaryo ni advertisement na rin, no? Professor Dr. Rico Villanueva. Meron ng nabanggit niya minsan, kasi 150 psalms, hindi ho ba? 1 to 72 lang ito. So, 73 to 150, yung second volume nito, naipublish na daw, but I haven't seen it yet. Pero sabi niya, meron na daw. Okay. Yung psalm number 8, first hymn of praise in the psalms. Kasi maalala nyo, ang pinakamaraming uri ng salmo ay yung lament, panaghoy. Hindi ho ba? Nabanggit natin yun eh. May statistics pa tayo binigay. So, after ng series of lament psalms, pagdating mo sa 8, psalm number 8, parang break muna tayo sa mga panaghoy, mga lament. We also deserve to be praising, no? To be a little happy because we are blessed and we need to praise God. So, Psalm number 8 is the first hymn of praise in the Psalms kasi yung preceding and proceeding Psalms are lament. Pagkatapos nito, lament na naman. Right? So, kaya pinili ko dahil strategic yung kanyang location, yung Psalm number 8 kasi nga puro lament yan na break, which is Psalm number 8, then lament na naman. Kung i-google nyo, itong salmo na ito, ano din eh, mayroong connection sa science and sa kasaysayan. Kasi first biblical text, ito yung Salmong 8, ang pinakaunang versikulo o ng Biblia na nakarating sa buwan. In Latin, the Latin text. Kasi pinadala ni Pope Paul VI noong pumunta yung mga astronaut ng Apollo 11 on July 29, 1966 kami pinanganak ni Father Ronnie, mga kaibigan. So 1969
Tatlong taon lang kami noong naipadala itong pinakaunang text ng Biblia sa buwan. Yan. So, bakit itong text na ito ang pinili? Makikita niyo mamaya. Ito yung ano, prueba, ebidensya. Ito yung Latin text, Latin, Vulgate. Noong 1969, di ba, Latin pa yung wala pa masyadong naisalin sa vernacular language na Biblia. Kaya Latin ang dinala, although ang mga Amerikano yung lumipad. At galing kay Pope Paul VI, ayan o. Pope Paul VI, no? At yan o, makita nyo dyan, no? Translate yan ni Father Ronnie kasi siyang expert ng Latin. Medyo, ano yan, no? Salmus. No? Salmus 8. Ha? Salmus 8. Okay. Yan. Then, ito si Juan. Sina mga Santo Papa no? At that time, Pope Paul VI. No? Pinapanood nila sa maliit. Ito pa yung television nung sinauna. No? Ang pagpunta ng 'di ba napakalaking ano 'yan eh. Ano bang sabi nila? One step of a man, the giant leap of mankind, sabi nila. Kaya inaabangan yat ng mga tao 'yan noon. 3 years old lang kami ni Father, wala kaming memory diyan eh. Pero 'yan. So Psalm number 8, very historical din ito. Okay. So, sinabi ko kanina, yung sum of the hymn of praise, may tatlong parte. Yung unang part, invitation to praise God. So, let us see yung invitation to praise God. O Lord our God, how majestic is thy name in all the earth. Thou whose glory above the heavens is chanted. So, napansin niyo siguro, medyo may mga thou, kasi yung RSV version po ito. So, O Lord our God, sorry, O Lord our Lord, no? O Lord our Lord, how majestic is thy name in all the earth, thou whose glory above the heavens is chanted. Very, ano eh, significant yung pag-address niya sa Diyos, di ba? Invitation to praise God. No. Ang sabi niya, Adonai, Yahweh, o Adonai, Adonainu. Oh, medyo wrong spelling. Adonainu. No? O Lord, okay, sorry. O Lord, our Lord, in the translation. Sa Hebrew, Adonai, Adonaino. Or you might have the another translation, Yahweh, Adonaino. Okay? So, nakita niyo yung pag-address niya sa Diyos. Our Lord. No? O Lord, our Lord. Very, kumbaga, emphatic. No? Aha. Then, how, very significant itong how na ito. Yung Hebrew ng how ay ma. Kasi yung ma, yun yung maginamit ng mga salmo ng lament ng Psalms 3, 4, 6. No? Pero hindi pagpupuri, kundi paglalament. No? Papanagoy. How long? No? Ma. No? Pero how long? Ngayon, yung ma na ito, pagpupuri na. No? Ma-adir. Sabi niya, ma-adir. How majestic. So, hymn of praise nga. Matatawag natin na hymn of praise. Kita yung twist. Ginamit niya pa rin yung ma. No? Then your name. Your name, Shem. Na may mga malaging tanong na ganyan. Bakit namang name lagi? Blessed is the name of the Lord. No? Holy. May the name of Jesus. Bakit name? The name of Jesus be praised. Well, as we know, the Jewish people would not pronounce the name of God. So name itself
is already a reference, referential. Meron na siyang pinapututunguhan. No? Understood na yon sa kanila because they cannot pronounce, they don't want to pronounce the name of God. No? Why don't they pronounce the name of God? It's ineffable, no? Hindi yung Diyos ay you are not over God, no? Even the name is kung pinangalanan mo is it means you are under mo ang Diyos. Kasi pinangalanan mo siya, kinategorya mo ang Diyos, hindi ba? So, or tingnan mo pag yung mga hayop, binigyan mo ng pangalan. Ibig sabihin nun, akin yan. O kaya may relasyon ako dyan, handle ko yan. No? Pati tao, no? Mahalaga din yung nagpapangalan. Ako magpangalan sa anak mo. Ibig sabihin, it's just more than giving a name. No? Meaning, in the future, I will have a hold something on your son or your child. Because akong nagbigay ng pangalan. So, yung pangalan ay referential. It refers to God at the same time meaningful. Ibig sabihin, may kabuluhan yung word na Shem because it refers to the divine name. No? And it shows therefore that yung majesty, hindi creation. No? Not creation but God. No? The creator is the majesty. Is the adir. No? Not yung ginawa ng Diyos ang kahanga-hanga, no? Maluwalhati, no? Ang pinupuri, kundi ang gumawa, ang lumikha, no? The creator is the adir. Okay. Now let's go to the next verse. By the mouth of babes and infants, thou hast founded a bulwark because of thy foes to steal the enemy and the avenger. RSB translation. Out of the mouth of babes and infants, you have found a fortress, bulwark, fortress because of your enemies to silence the enemy and the avenger. So makikita niyo yung irony, di ba ho ba? Mga kaibigan, no? May pagka-irony niya. Biro mo ang magsasabi ng yung kapangyarihan ng Diyos na magpapanahimik sa kaaway ay mga babies. Babies. Mula daw sa bibig ng mga babies. So, irony, no? O sa Tagalog, kabalintunaan. Ano eh? Itong kabalintunaan? So, metaphor ito ng most helpless, no? Pwede nating isipin na ganun. No, yung ginamit na paglalarawan, babes and infants, you can imagine, they represent the most helpless. Yung pang most helpless ang kung ginamit yon ng Diyos para maitatag ang kanyang tanggulan, ang kanyang fortress. Ano bang fortress? Parang tower, di ba? Yan, may fortress tayo diyan sa dito sa Intramuros, di ba? To protection from invaders in the past, no? So tanggulan, fortress. Ngayon, yung anong ginamit ng Diyos para maitatag yung fortress na yan, para hindi makapasok ang kaaway, mga sanggol at mga tinukim, sabi ng Hebrew, mga infants. Merong passage sa Wisdom chapter 10, verse 21. Ganito pong sabi, mga kaibigan, because wisdom opened the mouths of the dumb
and gave ready speech to infants. So, nakita niyo rin yung irony. Hindi ho ba? Dito, yung daw karunungan, no? By this time, alam niyo na ho ang ibig sabihin ng karunungan dahil hindi ho ba ilang buwan ho tayo na pinag-aralan yan, yung wisdom literature. Binuksan niya ang bibig ng mga dam at mga babies, mga sanggol. Yung wisdom, pang matanda po yun, di ba? Habang mas marami po ang kinain na bigas, mas tatalino ka dahil sa dami mo ng karanasan. Kanya nga lang dito, hindi, yung babies ang may wisdom. So, irony. No? Which, of course, mga kaibigan, hawig yan doon sa sinabi ni Jesus. Maintindihan na natin ngayon yung sinabi ni Jesus sa chapter 18, 1 to 5. I think pagbasa ito kamakailanan. Na kung gusto mong maging greatest in the kingdom of heaven, tumulad doon sa mga bata. No? Then, nagdala pa nga siya ng bata at nilagay sa gitna nila. Tapos, parang yung bata ginawang show and tell, yung bang illustration na yung bata nito is the greatest in the kingdom of God. And anyone who aspires to be the greatest must be like this child. No? So, the irony, no? The most helpless, no? And the enemy, the avenger, hindi ho pinangalanan. No? It's an open figure now. Later on, pag-usapan natin, sa panahon natin ngayon, yung salmo medyo violente pag dinadasal. Pinagdadasal kasi natin yung destruction of the enemy. Di ba? Love your enemies. Yan. Hindi pa napapanahon. We will discuss that kind of problem, theological problem, pagdating ng panahon. But it's suffice to say that sa mga salmo na ganito, marami dyan yung banggitin yung enemy. Enemies, avengers, and Gentiles, and so forth. So, and at times, they are open figure, hindi pinapangalanan kung ano yan na enemy. Yan ba ay mga Babylonia na sumalakay? Yan ba ay yan ba yung mga tagay Nineveh? Yan ba ay mga pagano na kaaway nila? O ano, walang open figure. No? Okay, so, but we will table muna ito, how Christians deal with this kind of theological problem in the Psalms, praising God but also at the expense of praying for the destruction of the enemy. How is that? As Christians, love your enemies, sabi ni Jesus. So let's go to part 3. Part 3. Part 2. Nandun pa lang tayo sa part 1, yung invitation to bless, praise God. Sa hymn of praise na Salmo, madetalye kung bakit kailangan magpuri sa Diyos. Reasons for praising God. Sa Hebrew, key. Sabi nila sa Hebrew, pag sinabing key sa Hebrew, for, parang yan ibibigay yung dahilan. For sa English. Key sa Hebrew. One of the first vocabulary na pinag-aaralan ng mga nag-aaral sa akin ng Hebrew, yung word na key. Ibig sabihin, for. Kaya makikita mo agad, yun yung reason. Magsisimula na yung reason dahil may indicator siya, mga kaibigan. For. Sa English, sa ibang translation, wala na yung for. No? Nilagay ko lang dyan, kaya mayroong bracket. Kasi nga, translation ko na ito. Dahil wala namang for doon sa mga ibang translation. Hindi na ni-recognize. Anyway, for when I look at thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast established. Now, kaya pala, Apollo 11, Psalm number 8, sa buwan, ayan, because of that word there, line here, because of this verse 3 here, no?
When I look, now, look sa English, look lang eh. Stop, look, and listen, di ba? Titigan, no? Hindi mo lang tinitignan, kundi tinititigan. Di ba, ano yan? Mas malalim kaysa tinignan mo lang. Titigan mo. It's not only just a simple seeing, no? Pero looking intently. And he looked intently at the man. Maalala niyo yung incident na yon na yung mama, may kabataan pa nga siya, gusto niyang hahanap siya ng susi ng eternal life, eh, hinamon ni Jesus, di ba? You sell everything you have and give to the poor and come and follow me. He looked intently dun sa tao na yon. Pero, in spite of that, umuwi yung tao na his face fell, sabi doon. No? Bagsak ang mukha, no? Malungkot. Kasi hindi niya makuhang harapin, matanggap ang challenge ng Panginoon. So it's just, it's contemplation. Pwede sabihin na niya, when I contemplate, so hindi lang yung parang tinignan mo lang. Di ba na naranasan natin minsan yan pag kayo nasa labas, maraming mga bituin, no? Kaya nasa naglalakbay, bigla na kayo mapapahinto. Sasabihin niyo, ang ganda ng buwan, ang ganda ng mga bituin. Then you start to contemplate. No? Hindi na lang kayo nagagandahan, na nararamdaman ng kagandahan, kundi may isip niyo na ngayon yung gumawa niyan. Sino kayang gumawa nito? Ang galing naman noong gumawa nito. Diba? So, yung creator, iko-contemplate mo na yung creator. Sabi niya, the work of thy fingers. Sabi ng isang commentary, ang ganda, work of thy fingers, all of it, lahat daw yan na nilalang ng Diyos, bears the personal mark of God's creating and working. Ganda rin ha, sabi niya. Bawat nilalang may personal mark na hawakan ng Diyos. May personal touch. Lutong bahay, di ba sasabihin? Lutong bahay, masarap kasi hinawakan ng mga may bahay. Di ba? Hindi lang luto ng ano. So, may personal touch. Biro mo, isipin mo na lang, mga kaibigan, ha? Di ba, tayo tao marupok makasalanan. Isipin mo na tayo ay personally na ginawa ng Diyos. May personal touch doon sa paglalalang sa atin. Established. Thou has established. English po yung established. No? So, balikan natin yung wikang Hebreo. Sabihin ng established, sabihin ng kun. In the intensive form. Intensive yung talagang in the better English would be to put into harmony yung mga bagay-bagay na yan. Okay? In order or arrange, sabi ng ibang translation. So, hindi lang niya ipinundar, hindi niya lang itinatag, establish, pero also put them into harmonious relationship. Put them into order. Maayos, hindi chaos. Diba? Madaling magpundar eh. Ilagay mo dyan. Kaso, yung pinundar mo ay chaotic. Kawawa yung mga susunod na halimbawa, Paris priest po ako, yung nasundan kong halimbawa lang ito, hindi naman nangyaring ganon, Paris priest, nagtatag siya ng ganyan. I will establish a school. Pok. Pagdating ng pangala, ang kasunod niya na Paris priest na kapalit, yung school niya, wala palang lisensya na mag-operate, walang pera. Saan niya kinukuha yung mapansyolo sa mga teacher? Dami na, may labor problem. May, so,
madali magpundar. Pero so that's not only to establish, no, yung meaning ng kun dito, but in put them into harmony. Yeah. Diba? Ito, no? Which thou hast placed in harmonious relationship or has arranged. Ito, galaxy. Sa internet po ito, mga kaibigan, no? Inuha. Pero malala nyo, may awit dyan na holy-holy. Holy-holy. Hindi na pinapaawit ito sa ako kasi wala sa liturgical text. Mga galit yan si Father Ronnie. Pero dati, inaawit ng mga bata kami pagdating ng Santo-Santo. Holy-holy is the name of the all the heavens and all the galaxies. Sing your glory. O Lord, all the heavens and all the galaxies, now sing your glory, O Lord. Di ba yan yan? Ang ganda ng pagka-wording nito. All the galaxies, sing your glory. Okay. Then, to continue, verse 4. So, nasa reason pa rin tayo kung bakit mag-praise kay God. What is man? Sabi niya, that thou art mindful of him, and the Son of Man, that thou dost care for him. Or for him, question, rhetorical question. Now, of course, the exclusive, inclusive language na tayo, what is a human being that you are mindful of them, and children of the human being that you have care for them? Now, yung man dito ay enosh sa Greek, sa Hebrew. Okay? Maraming word for man sa Hebrew. May Adam. The most popular is Adam. Kaya nga si Adan. And the most popular na word for man, may Adam, may Ish. Meron din Ish. Man din yun. Ish. Adam. So, enosh itong ginamit. Enosh, hindi Ish, hindi Adam, kundi enosh. Ano ibig sabihin ng enosh? Well, punta tayo dito. It denotes human being as frail and mortal. Yan yung ibig sabihin ng tao na enosh. Ini-emphasize yung pagiging marupok niya. Tao lamang po tayo, ganon. Yan yung enosh. Sinundan pa ng parallel, and the Son of Man, that thou dost care for him. Ngayon, pagdating nyo sa New Testament, may Son of Man sa Gospel, di ba? So, ginamit yun ni Jesus. Pero dito sa Lumang Tipan, lalo na sa libro ni Ezekiel, sa mga Salmo, pag sinabing Son of Man, ibig sabihin yan, mortal. Yan. Yeah. Taong mortal. Ini-emphasize yung mortalidad niya, yung kahinaan niya, yung kanyang pagiging tao lamang po. Yan. So, makikita niyo agad yung, kung ano, di ba? Yung irony na. Eh, what is taong, itong tao na marupok, na mortal? Eh, what is that? Sino ka ba? Tao ka na mahina, marupok, na iniisip ka pa rin ng Diyos at inaalagahan ka niya. Di ba? Sino ka bang napakasalanan mong tao eh? Pero yung Diyos, iniisip ka niya, no? Yung kapakanan mo. Di ba? So, imagine mo lang, meron kang ayaw na tao. Isasabihin mo, eh, hindi ka nga karapat-dapat sa aking isip. Isipin mo na lang, ayaw mo na. Iisipin pa lang yun. You are not worthy of my thinking. Eh, yung Diyos, mga kaibigan, di ba? Oh, mortal, marupok, lahat na ng kahinaan ng tao nandyan. Pero, iniisip siya ng Diyos at care for him or for her. So, kaya yun yung reason na to praise God. Kanina, praising God because of the galaxy, no?
yung Milky Way, yung creation na harmonious. Ngayon naman, yung tao in all his or her frailties, eh, pinangangalagaan siya ng Diyos. E di, praise God tayo, purihin natin ang Diyos. Yan yung sabi ng salmista. Kaya nagpupuri siya. Verse 5, yet, so kahit na tao ay enosh, yet, ngunit, thou hast made him little less than God. Biro mo yung kung may hierarchy ng pantheon of the gods, Diyos mo na Holy Trinity, no? Tapos, angels, may tao na. Little less than God. Or in other translations, in the Greek text, sabi niya, little less than angels. Yung tao, yung definition niya ng taong enosh, little less than God, little less than angels. Hindi sinabing, ikaw tao, yan ang Diyos, ang haba ng iyong differences, ang laki ang ng iyong agwat, ng iyong pagkakaiba. Napakalinis ang Diyos, napakaano niyang Diyos, ikaw ay napakarumi. Ang haba ng iyong distance sa quality ng pagkatawin mo. Eh, hindi. Ang sabi ng salmista, little less than God. Little less than the angels. So, purihin ng Diyos. Hindi lang yan, crown him with glory and honor. Ibig sabihin ng crown, crown, corona, edi tinatrato siyang hari, royalty, like a king, hindi ho ba? Yan mo kinukoronahan, hindi hari o reyna. So, human being is perceived, seen as a royalty, member of the royalty. Sa mata ng Diyos, hari siya, reyna siya. No? He is weak, but endowed with dignity and honor. Mga kapatid, di ba? Enosh siya, mortal. No? Enosh, mahina, marupok. Pero, yet, God has made him little less than himself, than the angels. And even crown him with glory and honor, just like a king. So may dignidad siya, mahina, pero may dignidad and honor, not homo, but honor. Verse 6, sa Psalm number 8, thou hast given him dominion over the works of thy hands, thou hast put all things under his feet. So nakikita niyo that. Inelaborate niya yung pagiging hari ng tao, pagiging crown niya with glory and honor. Meron siyang dominion over yung mga ginawa ng Diyos. So, mas higher siya doon sa mga ginawa ng Diyos, sa creation niya. Yung word na dominion, mga kaibigan, sa Hebrew ay mashal. Yung word na mashal, meaning to rule, to govern, to shepherd, or another word, to pangalagaan, to take care of it. So, hindi talaga dominion na ako'y mas mataas kaysa itong nilalang ng Diyos, mga hayop, mga environment, yan, mga ano. So, yung tao pwede yung abusuhin. Abusuhin ko yan kasi mas mataas naman ako sa hayop na yan. Ano. No. But dominion here is masyal. Masyal means, that's the word for ruling, governing properly and pangangalagaan. Kaya, yung human being, though marupok, nakakalimot sa Diyos, sabi ng awit. Huh? Ay marupok, madaling makalimot sa Diyos. Gifted siya
with the dignity and honor to administer masyal, no? To be steward, no? Pinagdidingkuran niya ang ang kalikasan, ang nilalang ng Diyos, not to exploit God's creation. So hindi yung aabusuhin niya, dahil di ba yun ang understand natin ng govern sa Pilipinas, na sana na dahil nga pag ikaw naging politiko hindi yung govern mo is really to gain more power and money. You take advantage, yayaman ka sa pera ng ibang tao. Ganun yung govern natin eh, unfortunately, no? So taking advantage, no? Di ba yung ako mag-govern, ako ang mamumuno sa departamento na ito, ibig sabihin ibang klaseng pamumuno yun, no? Exploitation, no? Mayroon kang bentahe, advantage na yayaman, expense at the expense of the money of people. Then God said, sabi ng Genesis 1:26, if you remember, let us recall yung sinabi sa Genesis, no? Sa paglalalang. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. So, gumawa siya ng kalarawan niya. Let them have dominion. Ayan. Yung kalarawan ng Diyos, eh yung pagiging dominion, pagkaroon ng dominion, ay larawan ng Diyos. Eh ano? Ang Diyos, ano nga ba? Eh di nangangalaga ng kanyang ginawa. So, yan yung may kukonek mo ngayon yan. Yung dominion, isn't that exploitation or abuse? Pero, like God, taking care of His creation. Over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creeps upon the earth. Sa kaliit-liitan na bagay sa mundo, dominion, merong care. Verse 7, nang back tayo sa Psalm 8, nasa verse 7 na tayo, all sheep and oxen and also the beasts of the field, the birds of the air and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. Hawig doon sa Genesis, hindi ba, mga kapatid, na lahat ng mga ito, ang tao ay, bagamat mas mataas siya kaysa mga ito, a little less than angels siya, a little less than God, but His responsibility is to have dominion over them, and that dominion means stewardship, pangangalaga, hindi pag-aabuso or paglalapastangan sa nilalang ng mga nilalang ng Diyos o kasakalikasan. Alright, so part 1, invitation to praise, bless God. Part 2, what are the reasons for praising God? Sinabi ng psalmist na ito, creator and human being. Little less than God. Patapos na yung salmo. Kaya, repetition na ito sa opening invitation kanina. O Lord, our Lord, no? Yun na naman, no? Adonai Adonai, no? Yahweh Adonai, no? Ma'adir, how majestic is thy Shem, is thy name, bekol haaretz, in all the earth. Tapos na yung Psalm. So, next time, di ba yung lagi na, pag nasisimba tayo, binabasa yung Salmo. At times we take that for granted eh. Hindi rin nag-homily masyado yung pari sa Salmo. So, but it's a meditation leading you to the Gospel or to the second reading, no? To the New Testament. Parang, ano siya, Old Testament reading on Sunday, then the Psalm,
and then the New Testament. Or pagdating mo naman pag one reading lang, di ba? First reading, and then the psalm leading you to the Gospels. Aral. Anong take natin dito? Una, Psalm 8 teaches us about the glory of the Creator. Hindi ang creation ang nilulwalhati, kundi ang Creator ang gumawa, ang malulumika, and the dignity of the human being. Sabi ng isang commentary, German, si Hans Joachim Krauss, creation is the theater of the glory of God. Ang ganda lang ano niya. Teatro ng kalalhatian ng Diyos. Ang nilikha, ang mundo, no? Ang sanlibutan, no? Na nilikha, no? Is a theater. Naka, di ba, alam natin kung anong theater. No? Don't think only of the sinehan. Kasi pag theater sa Pilipinas, cinema ang inisip, cinema ang inisip na. Hindi. Punta kayo sa, di ba, mag-theater yung hinuhold yung mga play. No? Lalo na yung mga malalaking theater, yung talagang ano. No? The Phantom of the Opera, yan. Pag napanood nyo yan, kaya dyan lang sa YouTube kahit na ano, yan. Di ba yung setting yan ay theater na may multo. So, may phantom. In which everything shines, sabi niya, is the theater of the glory of God. Ang mundo, ang universe, ang creation. In which everything shines and sparkles. Kumikinang-kinang sila lahat. Including the lowly human beings. Hindi siya exempted sa pag lowly human beings, kumikinang din siya. So, mahalaga siya. Okay. Kaya nga, sabi ni Kwan eh, Pope Francis, jump tayo sa kasalukuyan, sa kanyang encyclical, Fratelli Tutti, no? Sabi niya, when the dignity of the human person is respected, eh, and his or her rights recognized and guaranteed, creativity and interdependence thrive, and the creativity of the human personality is released to actions that further the common good. Pag daw ginagalang yung dignidad ng bawat tao, respected, kanyang karapatan, eh, he or she becomes creative. No? At yung pagiging creative niya, no, nakakagawa siya ng mga bagay-bagay na makakapag-contribute, makagawa siya ng mga bagay-bagay na magpapaganda sa ating mundo for the common good, sa kabutihan ng lahat. Diba? So, nasa paggalang mo sa dignidad ng tao, nagiging malaya siya na may i-express niya yung pagiging tao niya, na maging creative niya. And pagiging creative ng tao, pag siya'y nakakapag-isip na malaya, no? Eh, nakagawa siya ng mga bagay-bagay na magpapaganda pa, lalo sa mundo, to further the common good. No, yung namang environment, Laudato Si, no? Yung encyclical ni Pope Francis, sabi niya, the ecological crisis is also a summons to profound interior conversion. Sabi niya, no? So, mauuna muna na nililinis na kinoconvert ang kalooban. Interior change ng tao. Eh, yung crisis ng ecology, eh, nagsisimula yan sa, itawag yan na pag-isipan mo yung kalooban ng tao. Living our vocation to be protectors of God's handiwork is essential to a life of virtue. Okay? Na pinangangalagaan natin yung God's handiwork. Yung kanina, fingers of God, no? The wonders of creation, is essential sa buhay na may saysay, na may virtue, na may dignidad. Buhay na maayos. No?
Hindi siya option lamang. Hindi siya alternatibo ng buhay Kristiyano. It is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience. Yung pagiging Kristiyano natin is not, by the way, Kristiyano ako. So, pangalawang ano ko ay yung environment. Hindi pala. Ang sabi niya, pagiging Kristiyano mo is itself a vocation, a summon to be a protector of God's handiwork. Hindi mo part-time lang yan bilang Kristiyano, kundi part and parcel of your Christian calling or vocation. Yan. Paalala ni Pope Francis Laudato Si. Oh, naka-isang oras na tayo, pero ito, kaunti lang naman. Second sample. Hindi na kasing haba nung Psalm 8. Psalm 136. Jump na tayo sa 136 Psalm. Okay. Tatlong parte pa rin, no? Part 1, invitation to praise God. Okay? Sabi nung Salmo, O give thanks to the Lord. Invitation to praise God and thank God. For He is good. For His steadfast love endures forever. Itong na-underline na ito, mga kaibigan, para siyang mantra. Kasi every line, uulitin niya. Repeated after each line. Like a mantra, o hindi niyo maintindihan ng mantra, yung chaplet na lang. Dito sa Sacred Heart, meron kaming chaplet. Yung bang may inuulit ka na mga words, no? As meditation. No? Using the rosary beads. So, para siyang ganun. No? Itong line na ito, for His steadfast love and joy. May sasabihin siya, give thanks to the Lord for His good, for His steadfast love and joy forever. We will see. Otherwise, you will also check sa inyong Biblia. Ito na. Give thanks to the Lord for His good, for His love, for His steadfast love and joy forever. Sa Hebrew, ito yun sa Hebrew. Memorize ko po ito kasi kinakanta namin nung kami estudyante. Hudo ladonai kitov. Praise to the Lord for His good. Yung praise at saka thanks, pareho yan sa Hebrew. Yung magpasalamat at saka magpuri. One word minsan lang ang ginagamit. Hudo ladonai to the Lord. Ki tov good. Then, ki leulam hasdo. For forever is His chesed. Ito na ang word na yun. Itong chesed na ito, for His love endures forever, sabi natin kanina dito, steadfast love endures forever, ang hirap i-translate sa Tagal, sa wika natin. One word lang ito, ha? Chesed. Pero pag-check nyo sa mga Biblia, iba-iba ang translation. How to explain or make sense yung idea na yes, mercy, pag-ibig, pero nananatili, no? Hindi yung nagpa-fluctuate na pag-ibig. Naawa ka ngayon, bukas hindi na, di ba? O iniibig mo ngayon, in the future hindi na. Ayan. So hindi steadfast, kaya sinabi steadfast love, no? Constant. So, ito yung translation nila ngayon sa ano. Either it's translated as mercy, steadfast love, loving kindness, sabi ng isang Biblia sa Tagalog, tinignan ko kanina, kagandahang loob. Wow, medyo malalim ito sa paggagamit. Pero yung ordinary na ginagamit, awa. Dahil ang awa ng Diyos ay magpakailanman. Pero yung awa kasi hindi masyadong malalim. Kasi awa is pity. It's not only pity. No? It's steadfast love. Hindi pity. Hindi yung naawa ka. May nakita kang pulubi dyan. Naawa ka. Binigyan mo ng painter. Umulis ka na. No? Naawa ka. Hindi ganun, mga kaibigan. Ha? It's steadfast love. Bahala na kayo. Paano i-translate yan? Ang Tagalog ay kagandahang loob. Oh, di ba may awit? Yung magpasalamat kayo sa Panginoon.
dahil sa gandang lunyay, magpakailanman kumpos ni Father Proto Ramirez ng Jesuita. Dito hinango yung samuhan, at this is hinango yung awit na yan na walang katapusan, di ba? Wala refrain siya, pero hindi pa matapos, parang sunod mo na naman yung Panginoong verse. Anyway, punta tayo sa so yung invitation to praise God. Yun namang part 2, ano naman ang reasons? Kanina, nag-dinetalya natin. Hindi ko nag-detalya lahat ito, mahaba ito. Pero let's pick some lines. Who alone has done great wonders, for His love endures forever. Yan. So yung verse 4, hindi ko na kinot yung pangalawa. Pero laging ganun. Who alone, for His love endures forever. Now, note, great wonders yung ginamit. Sa Biblia, there is no word for miracle. Milagro or miracle, Father. Himala. Wala pong salitang himala, wala pong salitang milagro, miracle. Sa Biblia, believe it or not, they did not use the word miracle. It's our modern term, modern word, yung miracle. Pag yung miracle na naiisip natin, healing, ano, ang expression nila dyan is either signs or wonders, sign and wonder, or great wonders, yan. Yun yung counterpart ng naisip nyo ngayon na miracle. Great wonders. Ano ba yung great wonders na ito? Sasabihin mamaya na ano? Sasabihin sa Salmo. Tignan natin. Okay. Unang wonder niya. To him who by understanding made the heavens, for his steadfast love endures forever. Ki leulam haslo. For his steadfast love endures forever. Diba sabi ko parang mantra. So, una, ano yung wonder na una? Creator. No? Creation is a miracle. Kung we can use the word miracle for this. No? Great wonder. God the Creator, as Genesis. And then, pagdating mo sa verse 13 ng Salmo na yan, sasabihin niya, to him who divided the Red Sea in sunder, for his love and just kile olam hasdo, sasabihin niya nun, for his love and just forever. Then, to him who led his people to the wilderness, for his love endures, for his steadfast love endures forever, kile olam hasdo. So ano yun? No wonder. Exodus. Liberation. No? Journey to the land, to the promised land. Up to the book of Deuteronomy yun, di ba? Naalala nyo, diniscuss natin yun. From Exodus to Deuteronomy. Yung pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan, papunta sa lupang pangako. So God the liberator. So dalawa po yung great wonders na binabanggit nung salmista, yung Diyos na creator, nagbigay siya ng paglalang ng mundo at pinalaya niya ang kanyang bayang Israel, na the liberator. Then part 3, last part. Ulitin niya uli yung invitation nung una. O give thanks to the God of heaven, ki leulam haslo, for his steadfast love endures forever. So up to verse 26 yun. Nilaktalaktawan ko lang yung ibang verses doon. Ano naman ang aral natin? Take natin dito. Number one, mga kaibigan, sa pasasalamat na papuri, meaning hymn, psalm of the hymn of praise, no? Inaalala ng sambayanan ng Israel ang mga dakilang gawa ng Panginoon sa paglikha, creation, and history, kasaysayan. So in the hymn of praise, yung psalm na hymn of praise, ano po yun? Parang recalling. Sino nagre-recall? The people of Israel, of the many wonders, great wonders that God has, that the Lord our God na ginawa niya sa kanyang bayang Israel, mula sa paglikha at doon sa pagsama niya sa kanila sa kasaysayan. Creation, liberation. Malawa, nabubuhay siya, nabubuhay ang Israel sa mga kababalaghan na ginawa ng Diyos.
yung great wonders na ginawa ng Diyos sa kanila, yun yung kanilang impetus, yun ang kanilang lifeline bilang bayan ng Diyos.